Welcome back to my channel. So today, our blog for today is reupholstering chairs. So, bumili ako ng lumang upuan kasi temporary siya ngayon kasi nga magre-renovate kami ng ng kusina and hindi pa namin alam kung ano ang ilalagay sa kusina. Kaya yon, bumili muna ako ng temporaryng upuan at saka lamesa. Pakikita ko sa inyo yung lamesa. Pero itong upuan na ito, ang ginawa ko, may mga tela ako sa bahay na hindi naman nagamit. So, inano ko, napakadali lang naman. Kung talagang maisip kayo at hindi kayong hindi kayo mag-iisip na mahirap gawin, talagang napakadali lang. You can decorate your house or you can do things in your house without spending a lot of money on stuff. You can make it like a millionaire's house without spending, or you can copy anybody's design na hindi mabigat sa bulsa. So what I did is I found a table or a chair from Marketplace, Facebook Marketplace, and I purchased it. And so makikita nyo nga, masyado pa siyang solid. Hindi siya, yung maganda yung pagkagawa. Ang problema lang dito ay yung tawag nito, itong inuupuan ay masyadong marumi. So ang ginawa ko, inalis ko siya, pinalitan ko siya ngayon. Maganda na siyang tingnan. Ang ganitong upuan ay napakaliit lamang na ay napakadaling gawin kasi ang gagawin mo lang alisin yung tornilyo sa puwet. Ginawa ko, inalis ko siya at pinalasan. Ngayon may isa ko. So, ito siya yung upuan. Tingnan nyo, pakarumi-rumi ng upuan. So ang gagawin ko, I'm going to remove the screw. Mas gusto ko yung ginagamit yung electric screwdriver. Kaya lang nasa garahe siya. Yung kung lumabas. So, ito na lang na manual ang gagamitin. Kaya sa doon sa electric. Pasensya na po kayo. Marumi ang bahay ko ngayon. Kasi nga, nag-re-rearrange tayo. Wala siyang tornilyo. Tornilyo is missing. Tingnan natin. Ayan. Oops. So, eto na siya. Ganito siya. Tingnan niyo. Ang dumi-dumi. So, tingnan natin yung tornilyo. Pag-ilig natin. Pag-ilig ko siya. Ito naman yung gagawin natin. Nagkaskas. Nagkaskas ko yung sahig. So, ganito siya. Ito yung mga tira-tira kong tira-tira natin na fabric. So, I'm gonna use this one. Kasha siya. Yan. So, gawin muna natin yung pinaka-kanto. So, siya ang pinaka-kanto natin. Teka muna. Marami pa ba tayong Uunahin natin ay yung pinaka-kanto. Thank you.
dito sa bahay ko ay DIY namin mag-asawa. Why do you have to sit in front of mommy? Mommy's gonna do something while you're there. What? Tingnan niyo to. You're so dirty right now, baby. It rained all day yesterday and this morning, and you look so dirty. Did daddy walk you? Huh? Did daddy walk you this morning? Because your feet is so dirty. Yeah, you need a bath. You need a bath and you need to brush your teeth. Oh, look at that teeth. Huh? Can I see the teeth? Oh, dirty, dirty. Need your eyes clean. Okay, baby. Mommy. Yeah. So this one, next one. Ito naman. Lagyan natin yung gitna. Ito naman. Dahilan sa marami siyang tira, I'm going to cut them. Nasaan ba yung gunting? Marami siyang tira. Ito, marami din tira. I'm just gonna cut it later on. And then, pag na ano na nga yung kanto, or yung ano tawag nito, yung mga gitna, ang isunod nyo naman yung sa gilid. So, ayan. Be careful, my love. And then, isunod-sunod nyo na lang. Paikutan mo na siya ng stapler. So, pag natapos na,
ngayon, dahil lang sa natapos na siya. So, look how it looks. Ang kailangan ko naman ay linisan na siya noong over ng mga tela. Pag may extra kang ano, ang ginagawa ko ay I wrap them with a clean backing. Nasa sa inyo yan. Eh, kasi nga ho, nagmamadali tayo. Hindi siya gumagata. And when you guys are using the stapler, you have to be very careful na kung may mga ganito, na you have to pick them up. Kasi kung may mga bata kayo or yung sarili nyo, maapakan nyo, then it's really painful. Kaya kailangan anuhin natin. Tapos, ang ginagawa ko, kailangan natin gawin ito para yung stapler talagang lumaon. Dahil kung hindi, lalabas lang naman yung uli yan. Pag meron kayong extra fabric like this one, what you can do para malinis siya, ang ginagawa ko is like this, ito ready-made siya. Dati itong, I think tablecloth. So, dahil lang sa tahina nga siya, ang ginagawa ko, I cover them up para malinis. Ganyan. And then, nilalagyan ko na lang ng glue para malinis siya. Diba? Pero nga sa nagmamadali ako at kami lang naman dito sa bahay and kasi nga temporary lang naman tong upuan, I will just leave it like this. But if it's a permanent chair, I do everything properly. So, pakalagay mo lang ano, ng upholster or yung foam nito kung halimbawa hindi na siya maganda, yung flat na siya, hindi na siya bulky, you can add more foam. Dahil nga sa bulky pa naman siya, I did not add anything. What I did is just change the fabric. And then if it's permanent, I will cut a square and then glue them in order to make it beautiful and nice. Okay? Pero ngayon nga, sabi ko nga, nagmamadali ako. That's what it looks like. So, gagawin ko. Tataposin ko yung isa pa. And then, I will screw them all up. And then, I'll show you what it looks like once it's finished. When you're returning the upholstered chair and need to screw it back, what I usually do para maganda ang ano niya, ang balance niya, I do opposite. I do that. Anything can be done. Doesn't need to make it complicated. Sometimes
really one that gives you a hard time. Now it's the last one. It gives you problem. Never had problems with the two. Ow! I'm having cramps in my legs. Oh my goodness gracious! I'm getting old. Now there's the finished product. So here it is, and my mess. Now I can put it in the kitchen. Yan po mga kaibigan, sumamaan na po ang pakiramdam ko dyan. Masyado na po ako nihilo, talagang umakbo na ng banyo at sumuka ng sumuka. But I didn't record anything on that. That's one of the reason why I do vlogging, is to show na yung pagkahilo mo sobra. Para yun lang ang ginawa ko, hindi nga naman strenuous yung ginawa ko, simple lang siya. Pero talagang ina-atake ako ng konting galanglaw. Yan na po ang nangyayari sa akin. Too much pressure on my ears. Too much pressure on my head. Ayan po. Ganyan na yan. Hindi ko na po binag yung pagkasakit ko pong yung pumunta ng banyo, kasi it's not really a good sight to see. Hi guys, so this is the finished product. Ayan siya. Anyway guys, thank you for watching.